Okay, let's go. What's up, mga lods? This video, I want you to meet Bruce, no? Ang aming Labrador Retriever. Actually, early Christmas gift sa akin last year. At first, hesitant akong tanggapin kasi na large breed, no? Pumalit kasi yung mga aso ko. Tapos, malakas na kumain. At hindi ka matatanggihan ko ba eh, Labrador to. At aso, syempre, no? Tapos, ayun, nag-research ako about the breed. At ay yung share ko sa inyo ngayon. So, watch out. Iba yung pinangalan sa Labrador na isa rin region sa Canada. Ito ay nagmula talaga sa Newfoundland. Nagsimula ang breed noong 1830s sa St. John's Water Dog na na-introduce sa Britanya sa pamamagitan ng ship's trading sa Canada at Poole sa Dorsetshire. Ibinirid ito sa mga British hunting dogs upang ma-develop ang kilala na natin ngayon, Labrador Retriever. Ito ang pinaka-popular at most commonly kept dog breed sa Amerika. At hindi naman may kakaila dahil bukod sa affectionate, energetic at family-friendly ang mga ito. E versatile working dogs din sila dahil sa kanilang intelligence at willingness to work. Ang Labrador ay nasa iba't ibang field of service kagaya ng bomb and drug detection, therapy dog work, at search and rescue. In fact, ginamit silang scout dog noong Vietnam War upang mahanap ang mga sugatan at patay na sundalo. Dahil nga descended sila sa St. John's Water Dog, ay talaga namang nakadesign sila para sa tubig. Ang kanilang makapal na buntot o otter tail na tinatawag at ang kanilang webbed feet ang tumutulong sa kanila upang makalangoy ng mabilis. Waterproof naman ang kanilang mga balahibo na kayang itolerate ang malamig na tubig ng Newfoundland. Meron silang variety of three colors, black, chocolate at yellow. Ang unang yellow Labrador ay naitala noong 1899. Merong mga nagsasabi na ang yellow lab ang laziest of the breed at black naman ang best hunters. Gayunpaman, wala sa mga ito na patunayan dahil kagaya ng ibang breed ng aso. Meron silang iba't ibang karakter regardless sa kanilang kulay. Kung plano mo naman mag-acquire ng Labrador ay dapat handa ka din sa kanilang walang humpay na energy. At kailangan nilang i-consume ito upang hindi maging destructive. Dahil kahit kilala silang laid back, ay dinevelop naman sila as game dog. At kung di nila ito may release, ay maghanda ka na sa disaster. Most likely ay mauubos ang sinelas mo sa bahay. Sila ay medium to large breed dog at base standards ay tumataas sila ng 21 to 24 inches ang male at hanggang 21 to 23 inches naman ang female. Ang ideal naman na timbang ay nasa 36 kg para sa male at 32 naman para sa female. Generally healthy breed sila with few major problems. Kadalasan ay yung mga inherited disorder at obesity ang kanilang kalaban. Pero prone din sila sa mga hip and elbow dysplasia na common sa mga large breed. At ang mga eye diseases gaya ng cataracts, corneal dystrophy at retinal dysplasia. Though mga large breed sila, ang life expectancy nila ay 10 to 12 years. Ayon naman sa University of Sydney, ang mga chocolate Labrador ay mas shorter ang lifespan at mas prone sa mga health problems. That's it for today mga lods. Sana nagustuhan nyo ang video na to. Kung bago ka naman sa channel ko at gusto mo ng mga animal content kagaya nito, pakihit naman ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa mga videos na gagawin ko. I'm Old King Wolf and welcome to my world.